Naka-break ka ba? Pabalik na sa trabaho? Pa-uwi ka na ba? Aba, kahit nasaan ka, dapat alam mo pa rin ang nangyayari sa paligid mo. Mas maganda, pasalahan na muna ang mga latest na mga balita. Oras na ng rush hour. Oras na din na malaman ang updated na mga pangyayari. D-W-I-Z Pasada Balita. Pakinggan sa lahat ng D-W-I-Z sa buong bansa. Panoorin ng live sa D-W-I-Z Facebook at YouTube at free-to-air channel na Aliw 23. D-W-I-Z Pasada Balita. Araw ng Merkules ngayon, ang 15 ng buwan ng Pebrero taong 2023. Narito po ang ating mga headlines sa ating Pasada Balita. Unang kaso ng Omicron sa variant ng XBF at ginagdag ang mga kaso ng XBB.1.5 na itala sa bansa. Presyo ng refined sugar, posibleng bumaba pa sa 8 piso kada kilo. Paglakas ng turismo, asana sa pagdating ng luxury cruise ships. Bilang ng pasahero ng MRT3 na itala sa araw ng mga puso. Balita sa iba, yung dagat 20 individual patay sa banggaan ng bus at van sa Northern South Africa. Para naman sa balitang pampalakasan, Kelly Williams pasok sa roster ng Gilas, Pilipinas. At sa balitang pangkalusugan, tips upang maibalik ang gana sa pagkain ng mga chikiting alamin. Sa balitang showbiz, celebrity cosplayer Aloja Gong Sheng Fiao at Christopher Kimbok ikinasal na. Samantala, trending pa more, netizens kinagiliwan ng alagang pusang tila pagod na sa pag-aalaga sa kanyang mga kuting. Pasada Balita! Magandang hapon, kami po maghahatid sa inyo ng mga balita. Ako po, si Jen Patrona. At Senyor Ray Pacheco. Sa mga detalye, nakapagdala ang Pilipinas ng unang kaso ng Omicron sa variant na XBF na inugnay sa kasalukuyang pagtaas ng COVID-19 cases sa Australia at Sweden. Dapatid ng XBF sa variant ay recombinant sa lineage ng BA.5.23 at CJ.10 BA.2.75.3. Batay sa datos ng Department of Health, inayulat din ang 2 kaso ng Omicron sa variant ng XBB.1.5 o ang tinatawag na Kraken at tinuturing na pinaka-nakakahawang sa variant ng COVID-19 sa kasalukuyan. Ipinabatid naman ng World Health Organization na ang mga ito ay sub-variants under monitoring. Samantala, posibleng bumaba pa sa 85 piso ang kada kilo ng refined sugar ang mabibili sa mga groceries at supermarkets. Ito'y sa horas na maaprubahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pag-aangkat ng panibagong 443,000 metriko tonelada ng refined sugar. Ayon kay Pablo Luis Ascona, board member at Flanters representative ng Sugar Regulatory Administration o SRA, ang 200,000 metric tons ay buffer stock habang 240,000 metric tons ay alokasyon para sa mga consumers. Wala naman anyang planong mag-angkat ng raw sugars ang ahensya dahil marami ang lokal na produksyon ng mga magsasaka sa bansa. Samantala, kailangan tugunan ang pagsipa naman ang presyo ng asukal na kabilang sa factors ng pagtaas ng inflation. Biligyan din nito sa DWIZ ni Agriculture Deputy Spokesperson Rex Estuperez matapos kumpirmahin ang tuluyang pag-angkat ng 440,000 metric tons ng asukal. Sinabi ni Estuperez na dapat nang mag-angkat ng asukal dahil hindi bumababa ng tuloy-tuloy o sa mahabang panahon ang presyo ng asukal. Magandang hakbangin pa rin, anyang diretso na sa Kadiwa Stores ang mga angkating asukal para bumaba pa ang presyo nito. Yung doon sa asukal, yung importation, isa sa mga drivers ng ating pagtaas ng inflation sa ating merkado, hindi bumababa eh. 105, 106, bababa man sandali, magna 95 siya, balik na naman. So, kung kailangan natin pababain yung ating inflation, dapat konsultahin. Kinonsulta naman yung mga unmillers natin ng planters and therefore,
or kailangan din natin talagang i-address itong problema na ito na mataas ang presyo ng ating asukal. And that way, diretso sa ating mga pamilihan at even kadiwa, magbaba tayo ng presyo ng sa ating pong mga consumers. Si Agriculture Deputy Spokesperson Rex Estuberes sa Pream ng DWIZ. Samantala, inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggamit ng makabagong pamamaraan para sa produksyon ng hybrid rice. Ginawa ni PBBM ang desisyon matapos makipagpulong sa ilang pribadong kumpanya at mga magsasaka sa Central Luzon, kung saan inirekomenda ang paggamit ng pamamaraan para sa hybrid rice production. Nabatid na ang mga rice farming areas para sa certified seeds ay i-convert na patungo sa hybrid seeds. Ayon sa SL Agritech Corporation, kung maipapatupad ang hybrid technology sa buong bansa, maabot ang rice sufficiency ng bansa at mas makakapagbigay ito ng mas magandang kita sa mga magsasaka. Tuloy-tuloy na ang paglakas ng turismo ng bansa. Ito ay ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco ay kasunod ng sunod-sunod na pagdating ng mga luxury cruise ship. Kabilang dito niya ang MV Silver Shadow na dumaong sa pantalan ng Romblon nitong February 10, sakay ang 228 tourists mula sa Europa at Amerika at nagmula sa Papua New Guinea. At bukod dito, ipinabatid ni Frasco ang pagdating ng MP Seabourn sa Puerto Princesa City noong nakalipas na February 9, sakay naman ang 512 tourists at 482 na crew members. Pasada! Balita! Pinagsa naman ng mga mananakay ang mga linya ng MRT3 sa mismong araw ng Valentine's Day kahapon. Dahilan upang maitala nitong Martes ang pinakamataas na bilang ng mga pasaherong sumakay ng linya ng tren simula June 2020 na pumalo sa 408,259. Nabatid na bago nitong naitala ang pinakamataas na bilang ng pasahero sa MRT3 noong Pebrero 8 taong kasalukuyan. Malaki naman ang papel ng business delegation na kasama sa biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos sa Japan. Ayon kay Assistant Secretary Glenn Peñaranda ng Trade Promotions Group ng Department of Trade and Industry, nakatulog ito para madagdagan ang potential investments na pumasok sa Pilipinas. Binanggit sa laging handa public briefing ni Peñaranda na 80 kumpanya lumahok sa business-to-business meetings sa pagitan ng Filipino at Japanese businessmen, kaya't maraming investment pledges ang nakuha ang bansa. Magandang pagkukunan na niya ng teknolohiya at malaking market ang Japan para sa maraming produkto o maraming produkto sa bansa. Sa ngayon, ninihintay pa ng pamahalaan ang resulta ng mga naganap na business meetings. Samantala, nagpasya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipatawag si Chinese Ambassador Wang Silian sa Malacanang kasunod ng panibagong insidente sa West Philippine Sea na kinasasanggutan ng mga Chinese Coast Guard. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Chiloy Garafila, ginawa ng Pangulo ang hakbang para iparating kay Silian ang kanyang seryosong pag-alala sa dumadalas at tumitinding mga aksyon ng China laban sa mga mangingisda ng Pilipinas at maging sa Philippine Coast Guard sa rehiyon. Matatanda ang tinutukan ng military-grade laser light ng mga Chino ang barko ng Philippine Coast Guard na naging dahilan upang makaranas ng pansamantalang pagkabulag o pagkawala ng paningin ng ilang tauhan nito. Bagamat may mga ibinahaging larawan sa media, wala namang iba pang idinetalyeng ibinigay ang PCO hinggil sa pagpupulong ni na Pangulong Marcos at Silian. Pasada! Balita! Ikinabahala naman ni dating National Security Advisor Professor Clarita Carlos ang paggamit ng military-grade laser ng Chinese Coast Guard laban sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard o PCG. Sinabi sa DWIZ ni Carlos na malaki ang epekto nito sa kalusugan ng mga PCG crew dahil maaari itong makapagdulot ng sobrang pagkasira sa retina sa mata at iba pang komplikasyon sa katawan. Laser kasi naglalakad yan sa, hindi ba may tubig ang katawan mo? Tubig is a major conductor, so naglalakad pa yan sa ibang organs at body. Hindi lang ang retina mo at hindi lang yung bulag ay momentary, kundi ang bulag ay lifelong ang effect sa mabubulag ka talaga all your life.
Hindi naman naniniwala si Carlos na ang tauhan ng Philippine Coast Guard ang naunang may ginawang paglabag na nagresulta sa pag-atake ng China, at sinasabing dapat nang magpakatatag ang Pilipinas sa pagtataguyod ng soberanya sa West Philippine Sea laban sa China. Ang Coast Guard natin, in fact, yung pinakahabang-habang pasyensya, no? Kaya nga sinasabi ko, ngayon nangyari to, let us adapt yung tinatawag na Wolf Warrior Diplomacy, no? Talagang magpakatatag tayo and let's kick ass, no? And tell the Chinese na hindi niya pwedeng gawin ito all the time, tapos tayo ay, we're just playing, dumb about it. No, this time, no. Ang tinig ni dating National Security Advisor, Professor Clarita Carlos, sa panayam ng DWIZ. Kaugay ng balitang yan, maituturing na isang pag-atake ang ginawang pagtutok ng China ng military-grade laser light sa BRP Malapascua ng Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal na bahagi ng West Philippine Sea. Ito ayon kay Attorney Romel Bagares, professor ng International Law sa Tatlong Law School, kung saan binigyan din ito na mismong ang China ay ipinagbabawal ang paggamit ng lasers at hindi rin ito pinahihintulutan ng international humanitarian law. Mainam anya ang ginawang diplomatic protest ng Pilipinas at sitahin ang China na hindi tama ang kanilang ginagawa. Kapag ito na po yung ginagamit, delikado po ito kasi maaari po itong magkaroon ng escalation. Dahil wala pa tayong kagamitan na laser na ginagamit bilang armas sa Pilipinas. Pero marami na pong bansa ang gumagawa na. Yung Estados Unidos, isa din po sa meron pong ganyang klaseng teknolohiya. At marami po sa mga bansa na nagsasabi na dapat yung laser gagamitin lang yan sa digma hindi pwede yung laser na designed specifically to cause permanent blindness. Iginiit din ni Bagares na hindi dapat hayaan ng Pilipinas ang pambubuli ng China kahit maliit lamang tayong bansa. Kaugnay nito, sinabi ni Bagares na dapat napalakasin ng Pilipinas ang pakikipag-alyansa nito sa ibang mga bansa at panghawakan ng Arbitrala Award. Una rito, iginiit ng China na bahagi ng kanilang teritoryo ang Ayungin Shoal at ang Philippine Coast Guard umano ang pumasok sa kanilang teritoryo. Well, yun nga po. Of course, kailangan nating talagang mag-invest sa military natin, sa Coast Guard. Hindi natin pwedeng pabayaan yan. At yung ASEAN, isa sa mga region na mechanisms na talagang dapat nating palakasin sa usapin yan. Gamitin natin yung ating ASEAN connection para yung ASEAN bilang isang body, yung Association of Southeast Asian Nations, ay talagang maging kakampi natin sa usapin na yan. At yan po ang tinig ni Attorney Romel Bagares sa panayam ng DWIZ. Samantala, sa kaugnay pa rin ng mga balita, binigyan din ng isang eksperto ng panunutok ng military-grade laser light ng Chinese vessel sa Philippine Coast Guard vessel ay nagpapakita ng pwersa na maaaring tingnan bilang isang paraan ng electronic warfare. Ayon kay International Development and Security Cooperation Founding President Dr. Chester Cabalisa, o Cabalsa, isang paglabag sa coastal protocol ang ginawa ng China kung saan ito ay naging dahilan ng pansamantalang pagkabulag ng mga crew ng BRP Malapascua. Iginit pa ni Cabalsa na ipinapakita rin sa nangyaring panunutok ng military-grade laser ang pag-eksperimento ng China sa bago nilang teknolohiya, bagamat ito ay maaaring ituring bilang electronic warfare. Samantala, ipinatawag na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ambassador ng Beijing para ipahayag ang seryosong pag-alala matapos akusahan ng Chinese security vessel na gumamit ng military-grade laser light laban sa isang patrol boat ng Pilipinas sa pinagtatanu ng South China Sea. Pasada! Balita! Kaugnay pa rin ang balitang yan. Binatikos ng US ang China matapos nitong tutukan at silawin ng laser ang barko ng Philippine Coast Guard o PCG na nagpapadala lang ng pagkain sa bahagi ng Ayungin Shoal noong nakaraang linggo. Ayon kay US State Department spokesperson Ned Price, isang nakakagalit at delikadong aksyon ang ginawa ng China na nagdulot ng pansamantalang pagkabulag ng mga crew ng BRP Malapascua. Direkta rin anya nga banta sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon ang ginawang ito ng nasabing bansa.
lalo't walang karapatan ang China sa ayungin Shola, alinsunod na rin sa 2016 landmark arbitration ruling. Binigyan din naman ang tagapagsalita ng US State Department na ang armadong pag-atake sa sandatahang lakas at sasakyang panghimpapawid ng Pilipinas, kabilang ang mga Coast Guard sa South China Sea, ay magsasangkot ng mga kasunduan ng Pilipinas at US sa depensa at seguridad. Sa kabrayman yung mga issue, dapat magkaroon ng malinaw na estratehiya ng pamananigil sa issue ng West Philippine Sea. Ito ay ayon kay Senator Alan Peter Cayetano dahil lahat ng umaangkin sa West Philippine Sea ay may kanya-kanyang strategy kung saan ang ilan ay dinadaan sa diplomasya. May ilan naman na nagpapalakas ng hukbong sandatahan habang ang iba ay economic ang pamamaraan at sa pagpapalakas ng alliances. Gate ni Senator Cayetano, naging problema ng Pilipinas ang pabago-bagong estratehiya, depende sa namumunong presidente. Bukod sa pagkakaroon ng malinaw na strategy, ay pinalala rin ni Cayetano na hindi simpleng solusyon ang sumama sa Estados Unidos na magdadagdag ng base militar at magsagawa ng mga aktibidad. Nagpaalala rin si Cayetano nang hindi lamang dapat ang China na ating mahigpit na kaagaw sa teritoryo ang ating bantayan, kundi naririyan din ang mga bansang Vietnam at Malaysia na may claims din sa disputed area. Hindi naman titigil sa kanilang rotational at resupply mission ng Philippine Coast Guard o PCG para sa ating mga sundalo sa West Philippine Sea. Ito ang binigyan diin ni Commodore Jay Tarela kahit walaan niyang patid ang pananakot at pambubuli sa kanila ng mga Chinese Coast Guard. Gate na Tarela, PCG Advisor for the Commandant of Marine Security, hindi sila natatakot at gagampanan nila ang kanilang misyon, maliit man ang kanilang barko. Handaan niya silang suungin kahit anong panganib at katunayan ay mas paiigtingin pa nila ang kanilang presensya at pagpapatrol sa mga karagatang sangkop ng Pilipinas. Sinabi ni Tarela na patuloy nilang igigiit ang sovereign rights sa exclusive economic zone ng bansa at poprotektahan ng interes ng mga mangingisdang Pilipino, sangayon na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pasada! Balita! Samantala, ikinakasada ng PhilHealth ngayong taon ang benefit plan nito para sa outpatient ng mental health program. Ipinabati dito ni Dr. Ais Pargas, SVP for Health Finance ng policy ng PhilHealth na sa pagdiriwang ng ahensya ng 28th anibersaryo nito. At ayon kay Pargas, may tatlong set of package na silang tinututukan sa usapin ng mental health para sa outpatients, kung saan kasalukuyan ang field testing hinggil dito na nangangailangan ng specialized people na mangangasiwa sa mga paketing ito. Ang mga paketing ito rin niya ay obrang gawin sa local facilities, lalo na outpatient naman ang mga ito. Samantala, tanggap muna tayo ng report. Panukalang mandatory installation and traffic lights timer, isinusulong sa Senado. Ang detalye ng balitang nga mula kay Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Isinusulong sa Senado itong mandatory installation ng traffic lights timer sa lahat ng urban areas. Ito para daw mapahusay ang road safety at mabawasan ang pagsisikip ng daloy ng traffic. Sa Senate Bill number 1873 na inihain ni Senator Rafik Tulfo, binigyan din ang kahalagahan ng pagkakaroon ng traffic lights at timer para ma-regulate ang daloy ng mga bihikulo at pedestrian sa mga intersection. Ayon kay Tulfo, makakatulong ang traffic lights at timer na mabawasan ang aksidente sa mga intersection sa pamagitan ng pagkontrol sa daloy ng mga bihikulo at pedestrian. Ang traffic lights timer ay magbibigay anya ng klarong signal kung kailan ang ligtas na pag-arangkada ng mga sasakyan. Gayun din, magagamit ito para makontrol ang mga taong tumatawid at matiyak na may sapat silang oras para ligtas na makatawid at mabawasan ang panganib sa aksidente. Gayun ni Tulfo, mahalaga ang magiging pabel ng traffic lights timer sa pagpapahusay ng kaligtasan sa kalsada, mabawasan ang pagsisikip ng dial-in traffic, gayun din para mas maging efficient at sustainable ang mga kalsada at intersection sa urban areas sa bansa. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa Himpilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala,
May report tayong tatanggapin mula kay Patrol 33, mga serbisyo at programa ng PhilHealth na mga Pilipino patuloy na isusulong. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 33, Judith Larillo. Tuloy-tuloy ang pagpapalawig at pagpapalakas ng serbisyo ng PhilHealth sa mga Pilipino o para sa mga Pilipino. Tiniyak ito ni PhilHealth President at CEO Emmanuel Ledesma Jr. kasunod ng pagdiriwang ng ahensya ng 28th anibersaryo sa temang pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Sinisiguro ni Ledesma ang mga dagdag na benepisyo at paketing pangkalusugan na mapapakinabangan ng mga Pilipino. Nais pasalamatan ni Ledesma ang PAGCOR gayon din ng PCSO sa suporta nito sa mga programa ng PhilHealth. Kaya naman kahit na pagpaliban ng dagdag singil sa kontribusyon. Binigyan din ni Ledesma na magpapatuloy ang health benefit packages ng PhilHealth dahil na rin sa commitment nitong i-prioritize ang kalusugan ng mga Pilipino. Kabilang sa mga palalakasin ng PhilHealth, ang outpatient benefit package para sa mental health na inaasahang maipapatupad sa taong ito. Ako, si Patrol 33, Judith Estrada Larino, nag-uulat sa Himpilang Maitodong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Maraming salamat, Patrol 33. Samantala, pagdinig ng panukalang Maharlika Investment Fund, nagmumukha daw brainstorming ang detalye ng balitang niya mula kay Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Nagmimistulang daw na expensive brainstorming ang pagdinig ng Senado sa panukalang Maharlika Investment Fund dahil sa tila hindi naman ito napag-isipan at napagplanuhan ang gusto. Ito niyag ni Senate Minority Leader Coco Pimentel Makarangigit na nanghihinayang siya sa oras sa ginagawang pagdinig sa Maharlika Investment Fund. Ang kay Pimentel, sayang ang naturang panukala dahil sa poor quality, magulo, hindi klaro kung saan talaga gagamitin ang pondo na ilalagak sa MIF at ano ang layunin nito. Giyot ni Pimentel, dapat ayusin muna ang panukalang Maharlika Investment Fund bago dinggin sa Senado. Ayon sa Senador, sana hindi umabot sa plenary ang MIF hanggat hindi nalilinawan ang lahat ng katanungan hinggil dito. Maging Senator Nancy Binay, hindi pa rin kumbinsido na kailangan natin ang MIF. Ayon kay Binay, mas makukumbinsi sana sila na aprubahan ang MIF kung silang mga mambabatas at silang mga nagsusulong ay batid ko ano ba talaga ang business plan ng sovereign fund. Tugon naman dito ni Bureau of Treasury National Treasurer Rosalia De Leon na kasalukuyang palang ginagawang panukala at bahagi ng legislation ang pagkakaroon ng investment strategy at risk management strategy. Lahat naman daw ng proyektong pupondohan ng MIF ay aprobahan ng NEDA kaya naman mayroon na rito nakahandang pipeline ng mga project. Depensa naman dito ni Committee on Banks Chairman Senator Mark Villar, humingi na sila sa Department of Finance ng listahan ng mga project na potensyal na maging assets para sa big ticket projects ng Maharlika Fund. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa Himpilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Maraming salamat, Sally Ortega Bueno, nagatid sa ating orasan, 25 minutos, makalipas ang alas 4 ng hapon sa patuloy, paribagati namin sa inyo ng mga balita sa ating pasada balita ngayong araw nito ng Miyerkules. Magbabalik kami ni Jen, pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Pakinggan sa lahat ng DWIZ sa buong bansa. Panoorin ng live sa DWIZ Facebook at YouTube at free-to-air channel na Aliw 23. Pasada Balita! Di 8 minutos, makalipas ang alas 4 ng hapon, patuloy kayong sumusubaybay pa rin sa ating mga pangunahing mga balita sa ating pasada balita. Sa patuloy pa rin pag-atid namin sa inyo ng mga pasada ng mga balita, pinaimbestiga na po ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa Senate Blue Ribbon Committee ang patuloy at talamak na smuggling ng mga agricultural product. Sa Resolution Number 477 na inihain ni Pimentel na kasad na kailangang mabusisi ang talamak na smuggling ng agricultural products. Ito ay dahil sa may indikasyon ng irregularidad
sa mga ehensya ng gobyerno tulad ng Department of Agriculture at Bureau of Customs. Dahilan na niya ito kaya hindi natitigil ang smuggling sa loob ng mahabang panahon. Binigyan din ni Pimentel na kailangan itong aksyonan dahil nasasaktan at nalulugi ang mga magsasaka sa smuggling at nawawalan ng kita ang gobyerno. Patunay na niya ang pagkakakumpiska kamakailan ng 19 milyong pisong halaga ng puslit na sukal na nadiskubre sa Manila International Container Port at ng may 20 milyong pisong halaga ng smuggled na pulang sibuyas na naharang sa Port of Zamboanga. Inamyendahan naman ang Department of Education o DepEd ang National Pledge ng Panatang Makabayan kung saan pinalitan nito ang terminong nagdarasala sa nananalangin. Batay sa DepEd Order 004 Series of 2023 na nilagdaan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte, iba't ibang eksperto at linggis ang kinonsulta kaugnay sa pagpapalit ng termino. Ipinabatid pa ng kagawaran na nakita ng Legis Society of the Philippines ang proposal ng paggamit ng nananalangin bilang well-written and sufficiently rationalized. Sumang-ayon rin ang pambansang samahan sa linguistika at literaturang Pilipino kung saan sinabi nito ang termino ay well thought of and extensively researched. Nabatid na ang panatang makabayan ay karaniwang nire-recite o binibigkas tuwing flag raising ceremony sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa buong bansa. Samantala, pinuhay naman ni Senator Rafi Tulpo ang panawagan na aprobahan ng proposed National Land Use Act para po sa pangmatagalang proteksyon sa mga komunidad laban sa natural at man-made calamities. Ito ay sa gitna ng malakas na lindol at tumamang kamakailan sa Turkey at Syria. Ayon kay Tulfo, sa pamamagitan ng panukala ay masisiguro ang tamang pagkakakailanan ng mga high-risk at danger-prone na location sa mga komunidad. Iginit pa ng senador na kailangan na rin maghanda ang publiko sa anumang sakuna bago pa magsisi ang lahat. Kaugnay nito, hinimok naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang mga national at local agencies na suriin ang structural integrity ng lahat ng mga gusali na nasa 50 taong gulang o higit na at higit pa at yaking ligtas ang mga ito na tirhan. Hinimok din ni de la Rosa ang mga official ng Department of Public Works and Highways at mga lokal na pamahalaan na tukuyin na ang mga lumang gusali na napatunayang hindi naligtas at huwag nang paukupahan. Samantala, nangako ang DPWH at ang Philippine Association of Building Officials National Incorporated o PABO na isusumiti ang kanilang assessment reports sa lalong madaling panahon. Pasada! Balita! Hindi pa nakaabot sa Department of Agriculture ang mga detalye ng nabunyag na sa buwatan ng DA at agricultural traders sa hoarding at smuggling ng sibuyas. Ayon nito kay Agricultural Deputy Spokesperson Res Esto Perez, matapos magkaroon ng executive session sa Kamara hinggil dito, inamin sa DWIZ ni Esto Perez na hindi nila trabahong bantayan ang pagpupuslit ng agricultural products bagamat sinusuportahan nila ang Bureau of Customs sa kampanya laban sa smuggling. Tiniyak naman ni Esto Perez na masisibak kaagad ang sinumang DA official na sangkot sa hoarding at smuggling partikular ng sibuyas, lalo nata ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagsisilbing Agriculture Secretary. Hindi naman natin mababantayan yan kasi it's not our job. Kasi ayaw naman magturo natin. We are in collaboration with the Bureau of Customs. Pero first border control kasi malaking role ng ating pong Bureau of Customs siya na kailangan nila ng suporta. Unang-una, ang ating pong sekretary ay si Presidente. Definitely, pag sinabing may masangkot dyan na taga-department, ay siyempre, si Bak. May kaso ka. At yan po ang tinig ni Agriculture Deputy Spokesperson Rex Esto Perez sa panayam ng DWIZ. Samantala,
Ipinarerepaso ni Senator Rafi Tulpo ang kasalukuyang patakaran sa pagtaas ng minimum wage sa kanyang iniaing Senate Resolution Number 476. Sinabi ni Tulpo na tila hindi sapat ang minimum wage increase na pinatupad noong nakalipas na taon dahil marami pa ding mga manggagawa ang nakakaranas ng problemang pinansyal. Tungkulin na niya ng Estado na tiyakin na ang pinatutupad na minimum wage ay makapagbibigay sa mga manggagawa ng decenteng standard of living, lalo pa sa panahong ito na mataas ang inflation rate. Ayon kay Tulpo, mapapansin na ang pinakahuling pagtaas ng minimum wage ay noong Hunyo a 4, 2022, kung saan ito ay nasa halaga ng 533 hanggang 570 kada araw sa National Capital Region. Samantala, ang pagtaas ng minimum wage sa labas ng Metro Manila na pinatupad noong June 6 hanggang June 30, 2022 ay nasa 306 hanggang 470 pesos ang halaga. Pero ayon kay Tulpo, sa kabila ng nasabing pagtaas sa minimum wage, nasa bayan naman ito ng pagtaas ng inflation rate na umabot sa 8.7% noong Enero ng taong kasalukuyan, bagay na malaki ang epekto sa pamumuhay ng mga manggagawa. Ipinatitigil naman ng ilang senador ang pangongolekta ng placement fee mula sa mga Pilipinong nais magtrabaho sa ibang bansa. Sinabi ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na dapat pairalin sa lahat ng OFW ang patakaran ng Japan na no charging of placement fee. Gayon pa ni Villanueva, sa ilalim ng Migrant Workers and Overseas Filipino Act, maliwanag na dapat ay walang kinokolektang bayad tulad ng government placement introduction at assistant fees. Sinuportahan naman ito ni Senate Minority Leader Coco Pimentel at sinabing dapat ang mga foreign employer ang dapat kolektahan ng recruitment agency ng placement fees dahil sila ang makikinabang sa serbisyo ng mga OFW. Pasada! Balita! Samantala, inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggamit ng makabagong pamamaraan para sa produksyon ng hybrid rice. Ginawa ng PBBM ang desisyon matapos makipagpulong sa ilang pribadong kumpanya ang mga magsasaka sa Central Luzon kung saan inirekomenda ang paggamit ng pamamaraan para sa hybrid rice production. Napatid na mga rice farming areas para sa certified seeds ay i-convert na patungo sa hybrid seeds. Ayon sa SL Agritech Corporation, kung may patutupad ang hybrid technology sa buong bansa, maabot ang rice efficiency ng bansa at mas makapagbibigay ito ng mas magandang kita sa mga magsasaka. Nakatakda namang ilunsad ng Bureau of Internal Revenue, Revenue Region Number 7B is NCR, ang 2023 Regional Tax Campaign kick-off na may temang tulong-tulong sa pagbangon, kapit kamay sa pag-ahon, buwis na wasto alay para sa mga Pilipino. Ang nasabing tax campaign team ay bilang suporta sa advokasya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magkaisa ang bawat Pilipino na magbayad ng tamang buwis ng malaking tulong sa bansa, gayon din sa pag-angat ng buhay ng mga Pilipino. Nakatakda itong isagawa bukas sa ganap ng alauna ng hapon sa SM Mega Mall sa Mandaluyong City. Layon ng revenue region na makuha ang suporta mula sa mga taxpayers nito sa Mandaluyong, San Juan, Pasiga, Marikina, Antipolo, Rizal at Cainta para makalikom ng pondo para sa pagbangon at pag-unlad ng ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng pagbabayad ng tamang buwis sa tamang oras. Bilang prime tax collection agency ng gobyerno, inatasan ng BIR na makakolekta ng 2.599 trillion pesos ngayong taon. Ang nakokolektang buwis ng BIR ay kumakatawan sa halos 80% ng pinagmumulan ng pondo ng pamahalaan. Matatandaan noong Pebrero 7 ay inilunsad din ng BIR National Office Nationwide Tax Campaign ito sa pangunguna ni Commissioner Romeo Lumagi Jr. na dinaluhan ni na Pangulong Marcos at Finance Secretary Benjamin Jokno. Samantala, may tatagapin muna tayong report mula sa mga kagapay natin na bumubo ng reportorial team ng IC Radio at Aliu 23 TV. Mula po kay Patrol 5, Aya Yupanko, tingnan natin, apat na puganteng South Korean national inaresto ng Bureau of Immigration. Ang detalye mula kay Patrol 5, Aya Yupanko. Aya?
Inaresto ng mga tawa ng Bureau of Immigration o BI ang 40 South Korean national na wanted sa otoridad sa kanilang bansa dahil sa serious crimes. Sinabi ni Immigration Commissioner Norman Tan Cinco na ang mga dayuhan ay inaresto sa makakahiwalay na operasyon ng BI Fugitive Search Unit sa Metro Manila at Pampanga. Inaresto sa San Antonio Village sa Pasig City si Chun Jong-hun, 39 years old, na pinaghahanap ng kagawaran simula pa noong taong 2020 dahil sa kautosan ng deportation ng BI Board of Commissioners. Si Chun ay inisyuhan ng arrest warrant ng Busan District Court noong January 2020 matapos naman biktima ng mahigit 3 milyong won o $3,000 sa pamamagitan ng voice phishing. Sumunod na inaresto ng mga ahente ng BI si Kim Jing-suk, 44 years old, sa Barangay Anonas, Angeles City, Pampanga dahil sa paglustay ng 367 million o $300,000 sa kanyang employer dahil sa illegal na pagbebenta ng 1,300 tons ng imported coal mula sa Russia. Inaresto rin sa Pampanga si Park Jin-jin, 34 years old, na wanted naman sa Korea na miyembro ng voice phishing organization na nakapanloko ng mahigit 7.65 million Korean. Sa Angeles City naman naaresto si Park Yong-tai, 40 years old, na wanted din sa Busan dahil sa illegal na pag-ooperate ng gambling website simula pa noong taong 2020. Ito si Patrol No. 5. Ayaw pa ako para sa MP naman ito ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Maraming salamat, Patrol 5. Ayaw pa ako. Samantala, Pilipinas dapat na manindigan sa issue ng territorial dispute kasunod ng umano'y panibagong insidente ng pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Ang detalye ng balita nga mula kay Patrol 17, Joppel Peneño. Mariing kinumbina ni 2nd District Surigao del Norte Representative Robert H. Barbers ang panibagong pambubuli ng China sa Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea na nagresulta sa pansamantalang pagkabulag ng ilang PCG personnel matapos na gamitan ng military laser ng isang Chinese vessel. Dahil dito nanawagan sa mga Pilipino si Barbers upang magkaisa at suportahan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagpapakita ng labis na pagkadismaya at paghahain ng diplomatic protest. Giit ng mambabatas, hindi na pwedeng bas na lamang manahimik ukol sa isyong ito, lalo na't matagal nang nagdurusa ang marami dahil dito, partikular na ang ating mga mangingisda. Bunsod niya, nanawagan si Congressman Barber sa mga kaalyadong bansa na tulungan ang Pilipinas na maipatupad ang ating napanalunang arbitral ruling kaugnay sa isyo ng territorial dispute sa West Philippine Sea. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa inyong pilang may tarulakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Maraming salamat, Joppel. Samantala, mula kay Joppel Peleño, dumako tayo kay Patrol 11, AFP Westcom. Tiniyak ang patuloy na pagpapatrulya ng Philippine Navy sa West Philippine Sea sa kabila ng Chinese Coast Guard incident. Ang detalye niyan, ihatid ni Patrol 11, Tina Nolasco. Tina. Siniguro ni AFP Western Command o Westcom spokesperson Commander Ariel Joseph Coloma na tuloy ang pagpapatrolya ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Ito ay sa kabila ng pagtutok ng laser ng Chinese Coast Guard sa Philippine Coast Guard vessel BRP Malapascua noong ika-6 ng Pebrero. Ayon kay Coloma, matagumpay pa rin na isagawa ang isasagawa sanang rotation at supply mission noon at wala nang ibang naging ulat ng insidente na kinasasangkutan ng mga barko ng Pilipinas kasunod nito. Samantala, nailigtas naman ng Westcom ang 2 Pilipinong mangingisda na nasiraan ang makina at inanod sa West Philippine Sea matapos maglayag mula sa Occidental Mindoro noon pang January 23. Ito si Patrol 11, Tina Ulasco, para sa Impilang May Totong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Maraming salamat, Patrol 11, Tina Nolasco. At para naman sa iba pang detalye ng mga balita, nagkilos protesta ang ilang grupo ng mga magsasaka sa harap ng tanggapan ng Department of Agriculture o DA laban sa Rice Liberation
Liberalization Law o RLL. Kabilang sa mga nagsasagawa ng rally ang mga miyembro ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, Amihan National Federation of Peasant Women, Anak Pawis at Bantay Bigas para sa Panawagang Ibasura ang RLL na siyang nagpapahirap sa mga magsasaka dahil sa mababang presyo ng palay. Nabatid na aabot sa mahigit 200 bilyong piso ang nawala sa mga magsasaka sa palayan. Makaraang lagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang naturang panukala noong 2019. Aminado ang mga farmer na dumausdos ang presyo ng palay sa bansa kung saan apektado ang mga produksyon ng bigas sa mga probinsya at rehiyon. Sinabi pa ng mga magsasaka na bukod sa nababaon sila sa pagkakautang, kulang na kulang din ang kanilang kinikita lalo na sa panahon ng anihan dahil na rin sa mataas na singila sa importa dependency. Bukod pa dito, mas nagiging prioridad sa bansa ang pag-aangkat ng mga imported products gaya na lamang ng bigas, sibuyas, bawang, karne at iba pang uri ng mga gulay kumpara magparami ng produksyon ng local agricultural products. Patuloy pa rin kayo sumusubaybayan sa pinakadetalye ng ating mga pangunay mga balita sa ating Pasada Balita ngayong araw na ito ng Miyerkules. Magbabalik kami ni Jem. Pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Philippine Standard Time, 48 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Pakinggan sa lahat ng DWIZ sa buong bansa. Panoorin ng live sa DWIZ Facebook at YouTube at free-to-air channel na Aliw 23. Pasada Balita! Ikwede yung 1 minutos na makalipas ang alas 4 ng hapon sa patuloy pa rin. Pag-aati namin sa inyo ng mga detalye ng mga balita sa ating Pasada Balita. Samantala, tumaas ang remittances ng mga Pilipinong nasa ibang bansa na may pinakamataas na naitala noong December 2022. At sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nagsimula ang pagtaas ng demand dahil sa foreign workers overseas at dahil muling nagbukas ang mga ekonomiya ng bansa. Umabot anya sa $36.14 billion ang kabuang remittances noong 2022, habang $34.88 billion naman ang remittances noong 2021. Samantala, mga cash remittances ay abot sa $3.16 billion noong Disyembre na tumaas ng 5.8% mula sa $2.99 billion na naitala sa parehong panahon noong 2021. Samantala, bumilis pa naman itong Enero ang fixed broadband speed o internet ng Pilipinas ayon sa National Telecommunications Commission o NTC. Batay sa datos mula sa Ookla Speed Test Global Index, naitala ng NTC ang 26.39% na pagbabago sa internet ng bansa na nasa 75.62 megabytes per second na ngayon. Ang fixed broadband median speed naman ng bansa ay bumuti sa 88.13 Mbps mula sa 87.13 Mbps na nairehistro noong nakaraang buwan. Gayunman, ang mobile median speed ay bumaba mula sa 25.12 Mbps hanggang 24.59 Mbps. Malaking tulong sa pagbabago ang pagdami ng mga telecommunication firms na binigyang permit ng lokal na pamahalaan na magsagawa ng operasyon mula July 2020 hanggang Disyembre nakaraang taon. Samantala, tumaas naman ang bilang ng mga lumipat ng service providers mula ng ipatupad ng pamahalaan ang SIM registration ng December 27, 2022. Batay sa datos ng Telecommunications Connectivity Incorporated, mahigit 28% ng end users ang nag-avail ng Mobile Number Portability o MNP nitong January 2023 kumpara sa kaparehong panahon noong nakarang taon. Bukod dito, mas mataas din ang nasabing bilang na naitala ng 26% MNP noong December 2022. Iginit naman ni TCI General Manager Melanie Arsua Manuel na isa rin sa dahilan ng pagtaas ng mobile porting bukod sa SIM registration ay ang malayang pagpili ng end users ng SIM card base sa kanilang mga lugar na kinaroroonan na may malakas na signals.
Natutuwa naman ang Department of Foreign Affairs dahil walang naiulat na apektadong Pilipino sa New Zealand matapos tumama ang malakas na bagyo. Sinabi ni Acting Undersecretary for Migrant Workers Eduardo De Vega sa panayam ng DWIZ na aabot sa 250,000 ang nakakaranas ng walang kuryente sa nabanggit na bansa pero walang Pilipino na kabilang sa mga apektado. Okay, natutuwa kami na ma-report sa inyo na wala raw affected. Sabi ng ating... Actually, 2,500 were displaced, no? Pero hindi mga Pilipino. Apo? Tapos 250,000 walang kuryente sa New Zealand. Pero wala pong na-report na kasama ng mga Pilipino. Maaari bang magbigay kami ng hotline number sa tawagin ng mga kamag-anak? Sa New Zealand is 0064. Kung kailangan tawagin ng mga kamag-anak dito, or at least kung yung atika New Zealand, no? 0064. Tapos 022-074-6517. Ayon pa kay Undersecretary De Vega, kasalukuyan na nagpapagaling sa ospital ang isang Pinay na naiulat na nawala ng 4 na araw matapos matabunan ng bato dahil sa bumagsak na gusali. Nagpapasalamat siya dahil sa prayers ninyo kasi akala nila patay siya. Yes. Pero natagpuan sa ilalim ng, well, sa ilalim ng rubble, no? Ilalim ng mga bato, no? Bumagsak na gusali. Nasa ospital siya, gumagaling po. Mga 4 na araw. Parang na... 3 araw, 4 na araw, no? 3 araw. Opo, at saka isa pang problema, manamig. Yan po ang tinig ni Acting Undersecretary ng Migrant Workers Eduardo De Vega sa panayam ng DWIZ. Samantala, matapos ang big time price increase nitong unang araw ng Pebrero, tiyak na ang tapyas presyo sa liquefied petroleum gas o LPG sa unang araw naman ng Marso. At sa katunayan ay buhay naman ang nagpatupad ang kumpanyang Negasco ng pisong rollback sa kada kilo ng LPG ngayong araw. Aminado si LPG Marketers Association President Arnel T. na nakasisiguro silang magbumura ang LPG subalit hindi naman ito hindi nila matiyak kung magkano ang ibabawas sa Marso. Ito niya ay dahil batay sa monitoring sa contract price sa world market ay malaki ang binagsak ng presyo ng LPG kaya't nauna na silang nagtapyas sa halip na hintayin ang Marso a primero kung kailan karaniwang gumagalaw ang presyo ng LPG. Gayunman aminado si T na hindi rin magiging kasinlaki ng mababawas na presyo ng LPG sa Marso ang 11 pesos na price increase sa kada kilo noong Pebrero a primero. Samantala, malapit nang itigil ang pagsasagawa ng rescue operation sa mga biktima at natabunan ng lupa at gusali bunsod ng malakas na lindol na tumama sa Turkey at Syria. Sinabi ng United Nations, ito ay para matutukan ang tulong sa mga nakaligtas tulad na lamang ng pagbibigay ng matitirhana, pagkain at atensyong medikala. Ay naman kay Abram Buna, team leader ng Urban Search and Rescue ng MMDA, na bagamat patuloy ang paghahanap ng rescue team sa mga posibleng nakaligtas, maliit na lamang ang tsansa na may makita pa silang buhay dahil 7 araw na ang nakalipas at malamig pa ang panahon. Samantala, tinatayang mahigit 40,000 na ang namatay kasunod ng malakas na lindol sa Turkey at Syria. Pasada balita! Balita sa ibang bansa! Patayan, 20 individual, abang 68 naman ang naitalang sugatan sa banggaan ng bus at armored van sa North ng Limpopo, South Africa. Sa impormasyong nakuha ng mga awtoridad, dumausdos pababa at dumiretso sa ilog ang bus na sinasakyan ng mga pasahero. Ayon sa mga awtoridad, 3 sa mga nasawing biktima ay natagpuan sa kalsada habang ang iba naman sa kanila ay na-recover mula sa ilog matapos matrap sa loob ng bus. Sinabi ng mga awtoridad na bago ang insidente, nakaranas ng pagulan sa lugar dahilan kaya naging madulas ang kalsada sa ngayon. Patuloy pang nagsasagawa ng operasyon ang mga awtoridad sa lugar na matapos ang naturang aksidente. Sa sports! Pasok na si Kelly Williams sa 24-man pool ng Gilas Pilipinas sa pagsusuong sa last window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers sa susunod na linggo. Ipinabatid ng SBP, Samahang Basketball ng Pilipinas, na papalitan ni Williams si Ateneo Center at dating UAAP Most Valuable Player Angge Kuwame. Tiwala si SBP President Sonny Barrios na makakatulong ng malaki sa kampanya ng Gilas sa FIBA ang 41-anyos na veteranong manlalaro
lalo na't kabisado na rin anya nito si Gilas coach Shota Reyesa. Una nang inihayag ni Reyes na hindi makakapaglaro sa Gilas si Kai Soto matapos kunin ng Japan Basketball Liga, gayon din si Japet Aguilara na nanagpapagaling dahil sa knee injury. Nakatakda namang gawin sa bansa ang laban ng Gilas sa Lebanon sa February 24 at February 27 naman ang pakikipagsagupaan nito sa Jordan sa Philippine Arena. Sa Health News. Madalas bang walang ganang kumain ang inyong mga chikiting? Maaari ito ay dahil sa mababang iron status, problema sa oral sensory, may sakit na nararamdaman o hindi maayos na eating schedule. Narito po ang ilan sa mga paraan upang maibalik ang kanilang gana sa pagkain. Panatilihin lamang ang pagsunod sa oras ng pagkain dahil ito ay nakatutulong upang masanay ang kanilang katawan sa mga oras na sila ay dapat na makarandam ng gutom. Iwasan din ang pagkain sa harap ng telebisyon o paggamit ng gadget habang kumakain upang hindi mahati ang kanilang atensyon. Iwasan ding laktawan ng almusal dahil ito ang pinakamahalagang oras ng pagkain. Sanayan din silang painumin sa umaga at igalang ang kanilang gana sa pagkain. Entertainment or trending news. Eto na nga. Ikinasal na ang celebrity cosplayer na si Aloja sa kanyang entrepreneur partner na si Christopher Kimbo kasabay ng Valentine's Day kahapon. Nagpalitan ng I do's ang dalawa sa isang intimate ceremony sa Marriott Hotel sa Pasay City. Sa Instagram, ibinahagi ng bridesmaid ni Aloja na si Venice Inceso ang ilang mga larawan sa wedding ceremony nito. Suot ni Aloja sa ang isang long sleeve wedding na likha ni Mac Tomang at wedding boots na gawa ni Doren Odvena. Patatanda noong July 2022 nang inanunsyo ng dalawa ang kanilang engagement. Trending ngayon. Tila kinagigiliwan ng mga netizens ang larawang ibinahagi ng poor parent na tampok ang kanyang alagang pusa na si Snickers. Sa larawan ay makikitang tila pagod na pagod ang pusa kasama ang kanyang mga kuting habang nasa isang kahon. Ayan, ganyan na nakikita nyo, no? Marami namang mga netizens ang natuwa sa larawan ng pusang si Snickers. Anak pa more, Mingming, pabiro namang saad ng isa sa comment section. Miming, bakit ba ko lumandi? Hirit naman ng isa pa. Pambira naman, ano? At sumayin nyo pa ang isa pang edisyon ng Pasada Balita. Nagbabalita ng tama, Señor Ray Pacheco. Naglilingkod ng tama, ako po si Jen Patrolia. Susunod na ang Sunong Bayan with Loli Acosta, Mike Oxan at Ka-Ali Makabalang. Salog po lamang ng ilang sandali. O, baka nakalimutan mo si Bert Moso. Happy birthday! Binabati nga rin po pala namin ang aming isang reporter. Happy birthday po to Mr. Bert Moso, ang DWIZ Patrol number 3. Happy birthday po! Maligayang araw! Pakinggan sa lahat ng DWIZ sa buong bansa. Panoorin ng live sa DWIZ Facebook at YouTube at free-to-air channel na Aliw 23. Pasada Balita!